After ng muntikang overdose ni Roan, nag-decide akong pumunta sa Quezon City to be with her. Pinagtalunan namin ng nanay ko ang pag-alis ko ng bahay. Ang nasabi ko lang sa kanya ay kailangan ako ng kaibigan ko. Trabaho mo at saka yung masters mo. Mami, ayos naman ako. Okay naman. Tsaka malaking tulong na may tinutuloyin ako sa QC. Yun ang hindi ko pa rin talaga maintindihan na bakit kailangan mong tumira sa Quezon City. Ano bang meron doon sa kaibigan mo at kailangan mo siyang samahan doon, ha? Hinaan mo na nga, Noel. Ma, anong problema kay Daddy? Parang kanina pa maiintulo. Ay, kasi naman, dumalaw ang tito mo at kasama yung boyfriend niya. Oh! Dad, ano naman pong problema doon? Yung kaibigan ng tito mo, kabait, marunong makisama. Papasalamat ako, lagi siyang nandyan para sa tito mo, pero hanggang doon na lang yun. Hindi na ako maasahan pa ng tito mo na matanggap yung relasyon nila. Bakit ho? Dahil parehas silang lalaki? Porke ba ganun, hindi na sila pwede magmahalan? Anak, ano ba? Tama na. Huwag ka na makipagtalo dyan sa daddy mo. Bakit, mami? Kayo rin po ba nag-a-agree sa kanya? Hindi naman sa ganun. Alika na. Kumain na tayo. Ay, alika na nga. Kain na tayo. Baka lumamig ang pagkain. Kahit di ako makapag-out sa pamilya ko, masaya ako. Masaya ako kasi I get to be with the person I love at tanggap ako. Pero di ko pa rin maiwasang makaramdam ng takot dahil alam kong anytime ay pwede na namang magkaroon ng episode si Roan. Bebe, huwag mo kakalimutan yung appointment mo sa psychiatrist bukas, ha? Gusto mo, samahan kita? Ayaw mo pumunta. Juan, bakit na naman? Okay naman ako. Matagal na since yung last tendency ko. Eh, di na nga ako umiinom ng gamot, eh. Juan naman! Hindi naman kasi tumatalab sa akin. Isa pa, mahal, hindi natin kaya. Paano tatalab? Eh, hindi mo nga tinitake. Di ba napag-usapan natin? Nagagawa natin ng paraan para makabili ng gamot mo. Hindi naman pwedeng ikaw lang yung mag-decide na itigil yung medication mo. Juan naman, kung gusto mong gumaling, kailangan mong gawin to eh. At tingin mo ba hindi ko alam yun? Di sige, umunta ka sa doktor para makita mo. Hindi naman nila ako siniseryoso eh. Hindi naman nila naiintindihan yung pinagdadaanan ko. Hindi ko naman to ginusto. Pero kung tratuhin ako ng mga doktor, akala mo, ganun kadali. Ganun lang yung solusyon sa problema ko. Naitsipin ko lang na okay na ako. Yun lang yun, gagaling na ako. Hindi ganun. Kung yun lang din yung sasabihin nila, hindi ko sila kailangan. Okay. Bebe, I'm sorry ha. Sige, pag-ready ka na lang. Sorry. Minsan, mas madaling mag-focus lang sa masaya at kalimutan lahat ng problema. Happy anniversary, Bebe. Happy anniversary. One year na. Thank you for coming into my life, for your patience and your understanding. Thank you for staying. Thank you for not giving up. Kung iba siguro yun, iniwan na ako after nung first time. Ba't ka nga ba nagstay? Kasi mahal kita. Tsaka, you make me happy. Tanggap kita buong-buo. Alam ko naman na mahirap yung pinagdadaanan mo. Alam kong kailangan mo ako. Kaya, huwag ka mag-alala kasi I'll always be here for you. Alam mo, pag nandyan ka, I feel safe and happy and better. As long as I have you, I don't need anything else. Pero ang problema, kapag hindi hinaharap, babalik at babalik lang. Hindi ko pa nga nagagawa yung assignment ko.
Basta, salamat ha. Sige, 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 bye-bye. Ay, grabe. Ang aga-agang trabaho ko bukas. Hindi ko pa nga nagagawa yung assignment ko eh. Hindi ko naman akalain na ganito pala kahirap pagsabihin yung masters at work. Hindi ko pa natatapos yung kailangan kong gawin for work. Tapos bukas na yung deadline noon. Nahihilo ako, nasusuka ako. Babe. Wait lang. Tara, ano muna dito. Kasi ayan, gawin natin yung breathing exercises mo. Inhale, exhale. Sige, upo ka dito. Ang bahala sa'yo. Okay, class. I'll see you next week. Ay, naku, hindi ka na. Basta, hindi ka na. Sige lang, wait lang. Wait lang, saglit lang. Magtatawagan lang ako. Oh, sige, hintayin ka namin doon. Uy, girl. Uy! Be. Kain lang kami and hangout saglit, ha? Eh, bakit ko umiiyak? Hindi. Wala. May naalala lang ako. Antayin na lang kita. Makauwi. Have fun sa dinner niyo, ha? Missing. Female, 22, 5'6", wears glasses, last seen QC campus. Ay, si Rowan, nakita niyo ba? Bebe, umalik ka na, please. Mahal na mahal kita. Maraming nagmamahal sa'yo. Kausapin mo ako. Yan ba yung tumalon sa building kanina? Kung wala kang magawang maganda, shut up na lang. Fake news. Don't worry, mahanap mo rin siya. Kapit lang. Our thoughts and prayers are with you guys. Lahat nga po nung pwede kong puntahan, napuntahan ko na eh. Hindi ko nga po alam kung saan siya hahanapin eh. Sumagot na po ba siya sa inyo? Hindi pa rin eh. Balitaan mo naman kami pag may narinig ka. Sige ho. Tina, salamat. Sana okay lang yung anak ko. Sige po. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na hanggang nandyan ako para sa kanya, magiging okay lahat, na magiging okay siya. Akala ko sapat na yon. Pero hindi pala, kasi dumating pa rin yung araw na pinakakinatatakutan ko. Yung araw na akala ko, tuluyan nang mawawala si Rowan.